Pagbati po Sir Mac. Ako po si Vivian. Gusto ko lang pong i-share ang kwento ko noong 2008. Sir Mac, kakatapos lang ng duty ko noon sa trabaho. Nagpunta ako sa locker para kunin ang mga gamit ko. Pagkatapos noon, lumabas na ako sa resto. Katulad ng dati, madaling araw akong umuwi dahil graveyard shift ako sa trabaho. Mabuti na lang may jeep na huminto sa harap ko. Puno ng pasahero ang loob ng jeep, kaya umupo ako sa tabi ng driver. Pagkatapos kong magbayad sa driver ay sumandal ako sa upuan. Pagod ako sa pagtatrabaho, kaya hindi ko namalaya na nakatulog na ako. Habang mahimbing ang tulog ko ay naalimpungatan ako dahil naramdaman ko na may humawak sa kamay ko. Iminulat ko ang mga mata ko. Nagulat ako dahil yung jeepney driver pala ang humahawak sa kamay ko. Gusto niyang idikit yon sa pagkalalaki niya. Inutusan pa niya ako na paglaruan ko raw yon. Natakot ako kaya nagpumiglas ako. Lumingon ako sa likod para humingi ng tulong. Pero bumaba na pala ang mga ibang pasahero ng jeep at naiwan akong mag-isa. Ang masakla pa, madilim ang kalsadang tinatahak namin at walang ibang dumadaan doon. Mukhang sinadya ng driver na pumasok sa kalsadang yon para magawa ang kamanya-kanya. Kahit alam ko na walang makakarinig sa akin ay sumigaw pa rin ako. Ang sabi ng matandang driver, huwag na daw akong magpumiglas. Sundin ko na lang daw ang utos niya. Mabilis lang naman daw yon. At pagkatapos ay ibababa niya ako ng maayos. Sinasabi niya yon habang patuloy pa rin siya sa pagmamaneho. Sir Ma, kahit anong pilit niya ay hindi ko pa rin ginawa ang kanyang gusto. Hanggang sa nainis siya sa akin kaya tinulak niya ako. Dahil doon tumilapon ako palabas sa jeep. Gumulong ako sa gilid ng kalsada hanggang sa napunta ako sa damuhan. Naramdaman ko na sumakit ang buong katawan ko. Habang nakasalampak ako sa lupa ay nakita ko na dumiretso sa pagandarang jeep at iniwan akong sugatan sa daan. Pinilit kong ibuka ng maigi ang mga mata ko para mabasa ang plate number ng jeep. Sinigurado ko na matatandaan ko yon. Sinubukan kong bumangon pero hindi ko kaya. Late ko nang napagtanto na may tumutulo palang dugo sa ulo ko. Pinilit kong gumapang at tumingin ako sa buong paligid. Nanlumo ako dahil wala akong nakita na kahit isang bahay. Nagbabakasakali ako na may mga taong dadaan kaya sumigaw ako. Pero walang nakapansin sa akin. Sir Mac, hindi ko matantya kung ilang oras pero matagal akong nakahiga sa lupa. Habang tumatagal ay lalo akong nanghihina kaya pumipikit ang mga mata ko. Kinukurot ko na lang ang sarili ko para masigurado nagising ako. Hanggang sa nakarinig ako ng motor na dumadaan. Inipon ko ang buong lakas ko para bumangon at winagayway ko ang mga kamay ko. Alam ko na nakita ako ng driver pero iniwasan niya lang ako. At dumiretso siya ng takbo. Naiyak na lang ako dahil wala nang pag-asa na may tumulong sa akin. Maya-maya sumakit ang ulo ko at natumba ako sa lupa. Nawalan na ako ng pag-asa. Tinanggap ko na mamamatay na ako. Pero nakarinig ako ng busina ng sasakyan. Nang tingnan ko yon ay nakita ko ang motor na dumaan kanina. Bumabaro ng driver at binuhat ako. Nagsorry siya dahil hindi siya huminto kanina. Natakot daw siya dahil akala niya multo ako. Pero bigla siyang napaisip kaya binalikan niya ako. Sabi ko okay lang yun. Nag-thank you pa rin ako dahil nagmagandang loob siya sa akin. Maya-maya, kinuha niya ang cellphone niya at tumawag siya ng ambulansya.
Pagkalipas ng ilang minuto ay dumating na ang ambulansya. Dinala nila ako sa ospital. Dumaan ang mahigit isang linggo bago ako tuluyang gumaling. Pagkalabas ko ng ospital, ang unang naisip ko ay ipakulong ang manyak na jeepney driver. Inilarawan ko sa mga pulis ang itsura nito. At sinabi ko rin ang plate number ng jeep. Agad siyang nahuli at nagkatagpo kami sa presinto. Nung una tinatanggi niya ang ginawa niya sa akin. Gumawa pa siya ng kwento na ako raw ang kusang tumalon sa jeep dahil ayokong magbayad ng pamasahe. Pero hindi siya pinaniwalaan ng mga pulis dahil alatang imbento lang ang mga kwento niya. Sir Mac, nakulong po ang jeepney driver. At simula nun, kapag sumasakay ako ng public transportation ay hindi na ako umuupo sa tabi ng driver. Nadala na kasi ako. Ayoko nang maulit ang nangyari. Magandang araw po, Sir Mac. Ako po si Rudy. Gusto ko lang ikuwento ang krimen na nangyari sa mismong loob ng talyer na pagmamay-ari ko. Maliit lang ang negosyo ko, kaya tatlong mekaniko lang ang mga empleyado ko. Yun sina Junard, Darwin at Samboy. Sir Mac, si Samboy ang pinakamasipag sa kanila. Pero madalas siyang pagtripa nila Darwin at Junard dahil sa kapansanan niya. May diferensya ang paa niya kaya paika-ika siya sa paglalakad. Imbes na tawagin siya sa pangalan niya ay pilay ang bansag sa kanya ng mga katrabaho niya. Ako nga ang kinakabahan dahil grabe ang pangbubuli na ginagawa sa kanya. Mabuti na lang mahaba ang pasensya niya, kaya hindi niya pinapatulan sina Darwin at Junard. Isang araw, mula sa cashier ay narinig ko na tumatawa ng malakas sila Darwin at Junard. Nainis ako dahil siguradong nakatambay na naman sila at inaasa lang nila ang trabaho kay Samboy. Lumabas ako para puntahan sila. Napailing ako nang makita na ginagaya nila ang paglalakad ni Samboy habang humahagik-gik. Nilapitan ko sila. Sabi ko tigilan nila ang pangbubuli kay Samboy at magtrabaho na lang sila para hindi sayang ang oras. Dahil doon tumigil na sila at nag-ayos na lang sila ng mga sasakyan. Nung araw na yon ay sunod-sunod ang pagdating ng mga customers. Kahit gabi na ay may inaayos pa rin kaming mga sasakyan. Sinabihan ko ang mga empleyado na mag-overtime sila. Kailangan ko nang umuwi, kaya iniwanan kong magkakasama sina Junard, Darwin at Samboy. Kinabukasan maaga akong pumasok sa talyer. Napansin ko na nakatayo si Samboy sa tapat ng itim na kotse. Tapos tulala siya. Nagtaka ko dahil suot niya pa rin ang damit niya kagabi. Tinanong ko kung bakit nasa talyer pa rin siya. Nagulat siya nang mapansin niya ang presence ko. Hindi pa siya agad nakapagsalita, hanggang sa sinabi niya na sa talyer na siya natulog dahil marami siyang inayos na sasakyan. Iniwan daw kasi siya nila Darwin at Junard. Napakamot na lang ako sa ulo. Kahit kailan talaga ay tamad sila pagdating sa trabaho. Pinayuhan ko na lang si Samboy na umuwi na siya. Kako, wag na siyang pumasok para makapagpahinga. Tatawagan ko na lang sila Junard at Darwin para sila naman ang magtrabaho sa talyer. Hindi naman sumagot si Samboy. Tumango lang siya sabay umalis. Parang lumilipad ang isip niya. Hindi ko na lang yon pinansin at pumunta ako sa cashier. Lumipas ang ilang oras hanggang sa sumapit na ang tanghali.
pero hindi pa rin dumarating yung dalawa. Tinatawagan ko sila, pero hindi sila sumasagot. Nainis na ako dahil baka nag-inuman na naman sila at hindi papasok dahil may hangover. Ako na lang tuloy ang nag-asikaso sa mga customers. Habang nag-aayos ako ng mga sasakyan ay bumigat ang pantog ko. Kaya nagpunta ako sa CR. Pero pagkapasok ko pa lang doon ay nakaamoy ako ng masangsang na amoy. Napansin ko rin na umaapaw ang tubig doon. Nagtaka ako kung anong ginawa ni Samboy. E sa pagkakaalam ko ay malinis naman siyang gumamit ng CR. Biglang umurong ang ihi ko kaya lumabas na lang ako. Habang naglalakad ako ay napansin ko ang mga patak ng dugo sa sahig. Bigla akong kinabahan. Gusto kong malaman kung anong nangyari kaya nagpaikot-ikot ako sa paligid. Hanggang sa makarating ako sa tapat ng bodega. Napansin ko na hindi nakasara ng maayos ang pinto. Lumapit ako ron at nasilip ko ang magkakapatong na mga karton. Dahan-dahan akong pumasok sa loob ng bodega at isa-isa kong tinanggal ang mga karton. Nagulat ako nang makita sina Darwin at Junard. Nakahandusay ang mga katawan nila at puro dugo sila. Lumabas ako at tumakbo papunta sa cashier. Kinuha ko ang cellphone ko at tumawag ako ng pulis. Maya-maya lang dumating na ang mga pulis. Ikinuwento ko sa kanila ang nangyari. Tinawagan ko rin si Samboy para pumunta sa talyer. Pero hindi ko siya makontak. Dahil doon itinurin siyang suspect. Ayoko sanang pag-isipan siya ng masama. Pero walang ibang taong naiwan sa talyer kundi siya lang. Sir Ma, kahit gumugulong ang investigasyon ay tuloy pa rin sa pag-operate ang talyer. Pero binilinan ako ng mga pulis na huwag gagalawin ang CR at ang bodega. Habang naghahanap ako ng mga bagong empleyado ay tinulungan ako ng mga kapatid ko sa pagpapatakbo ng talyer. Lumipas ang mahigit isang buwan. Sumuko sa mga pulis si Samboy. Inamin niya na siya ang pumatay kila Junard at Darwin. Naubos na raw kasi ang pasensya niya dahil palagi siyang binubuli ng mga ito. Nung gabing naiwan daw sila sa talyer ay pinagtripan siya ulit ng dalawa. At kapag naglalakad siya ay pinapatid siya ng mga ito. Pinagsabihan niya raw ang dalawa na tumigil na sa pang-aasar. Pero binatukan lang siya ni Darwin. Nabastusan daw siya sa ginawa ng mga ito. Kaya nagdilim ang paningin niya. Ikinuwento niya na pinukpok niya ng bakal ang ulo ni Darwin. Sinakal naman daw siya ni Junard kaya pinukpok niya rin ang ulo nito. Hanggang sa namalayan niya na wala ng buhay ang dalawa. Nataranta raw siya kaya isa-isa niyang hinila ang mga ito papunta sa bodega. Nagpunta rin daw siya sa CR para hugasan ang bakal na ginamit niya sa pagpatay. At nilinis niya rin daw ang kanyang sarili. Sa pagkakaalam ko hanggang ngayon ay nakakulong pa rin si Samboy. Pero kahit ganon hindi pa rin masamang tao ang tingin ko sa kanya. Kung tutuusin, nakakaawa nga. Kayo po Sir Mac, naiintindihan niyo po ba kung bakit iyon nagawa ni Samboy? Sir Mac, ako si Japet. Isa akong pulis. Gusto ko lang ibahagi ang kasong hinawakan ko noon. Nangyari ito taong 2014. Sunod-sunod ang reklamong natatanggap namin. Dahil may mga batang binabato ang sasakyan ng mga taong dumadaan sa kalsada. Madalas namin silang mahuli.
pero dahil mga bata ang involve, ay hindi namin sila magawang ikulong. Kapag dinadala namin sila sa presinto ay pinupuntahan sila ng mga magulang nila at pinapakawalan namin sila. Sir Mac, habang tumatagal ay lalong dumarami ang mga reklamong natatanggap namin. Hanggang sa isang lalaki ang natagpo ang patay sa loob ng kotse niya. Nung una wala kaming lead sa kaso. Kaso nakakuha kami ng CCTV footage mula sa barangay. Mula sa footage, napanood namin na isang matandang lalaki ang naglalakad papalapit sa kanyang kotse. At sinusundan siya ng tatlong batang lalaki. Hanggang sa pumasok na siya sa loob, isasarasanan niya ang pinto. Pero pinigilan siya ng tatlong bata. Bukod pa ron, pinagtulungan siya ng mga bata na pukpukin ng bato sa ulo. Hanggang sa mawalan siya ng malay at tuluyan ng mamatay. Pagkatapos maisagawa ang krimen ay sabay-sabay na tumakbo ang mga bata. Madali naming na-identify ang tatlong batang suspect. Hindi ko po pwedeng banggitin ang mga pangalan. Pero nasa edad 11 hanggang 13 anyo sila. Pinatawag namin sila at ang mga magulang nila sa presinto. Nung una itinatanggi ng tatlong suspect ang ginawa nilang krimen. Pero nang ipanood namin sa kanila ang CCTV footage ay napilitan silang umamin. Sir Mac, parang hindi sila nakokonsensya sa ginawa nila. Imbes na humingi ng tawad sa pamilya ng taong pinatay nila, sinabi pa nila na hindi namin sila pwedeng ikulong dahil mga minor de edad sila at papanigan sila ng batas. Napaisip ako kung bakit malakas ang confidence nila habang nagsasalita. At saan nila nakuha ang ganong ideya? Naghinala ako na baka may malaking tao na humahawak sa kanila. At ito ang nag-utos sa kanila upang gawin yon. Ipinagpatuloy ko ang pag-iimbestiga. Naging katuwang ko ang isang psychologist para paaminin ng mga bata. Naging maingat ako at sinigurado ko na hindi ko malalabag ang karapatan nila dahil pinoprotektahan sila ng DSWD. Lumipas ang 33 days pero ayaw pa rin makipag-cooperate ng mga bata. Hanggang sa isang araw, pumunta sa presinto ang mga magulang ng mga batang suspect. Inilahad nila na ikinuwento raw sa kanila ng mga anak nila na miyembro ang mga ito ng isang sindikato at kinukuha ang serbisyo ng mga ito para pumatay ng tao. Mga minor de edad daw talaga ang kinukuhang killer para hindi umusad ang imbestigasyon. Nang i-report ko ito sa hepe ko ay bumuo kami ng entrapment operation para mahuli ang leader nila. Matagumpay naming nahuli ang leader ng sindikato at naipakulong ito. Nalaman din namin na matagal na pala silang nag-ooperate at hindi lang sila ang sindikatong gumagawa nun. Pero hindi pa doon natapos ang lahat. Ipinagpatuloy namin ang pag-iimbestiga hanggang sa nahuli namin ang mga taong kumukuha ng serbisyo ng sindikato. Samantala, dumaan sa intervention program ang mga menor de edad na pumatay sa lalaki. Sa totoo lang, Sir Mac, hindi ko masasabing tapos na ang pag-ooperate ng sindikato dahil hanggang ngayon, nakakatanggap pa rin kami ng report na mga menor de edad ang sangkot sa krimen. Magandang araw, Sir Mac. Ana na lang po ang itawag mo. Hindi ko po makakalimutan ang nangyari noon. Isa po akong event host.
Minsan sunod-sunod ang mga clients na kumukuha ng service ko. Kapag nangyayari yon, nagbubuk ako ng habal-habal rider para mabilis akong makarating sa event na pupuntahan ko. Isang gabi, habang nakahiga ako sa kama ay tumunog ang cellphone ko. Biglang may client na tumawag. Nag-backout daw kasi yung host ng party, kaya baka pwedeng ako na lang ang sumalo ng hosting job. Kailangan ko raw makarating sa event bago ang 10 PM. Kahit last minute siyang tumawag ay pumayag pa rin ako. Sayang naman kasi ang kikitain. Pagkatapos kong makausap ang client ay nag-book ako sa habal-habal rider. Sir Mac, agad akong bumangon. Nagmadali akong maligo. Formal event daw yon kaya nagsuot ako ng coat. At simple lang ang nilagay kong makeup. Maya-maya lumabas na ako. Naghintay ako ng 10 minutes hanggang sa dumating na ang rider. Nagsuot ako ng helmet at sumakay ako sa motor niya. Habang nasa biyahe kami ay natanaw ko ang isang lalaki. Nakatayo siya sa gilid ng kalsada at nakatingin siya sa amin ng masama. Nakita ko rin na nasa likod niya ang kamay niya at parang may tinatago siya ron. Pero hindi ko siya masyadong pinansin dahil nag-iisip ako ng spiel ko para sa pag-host ko mamaya. Umiwas na lang ako ng tingin hanggang sa madaanan namin siya. Nagulat ako nang naramdaman ko na may humampas sa likod ko. Sobrang sakit nun. Dahil doon lumingon ako. Nakita ko ang lalaki na tumatawa. Siguradong siya ang humampas sa akin. Napansin naman yon ang rider. Nainis pa nga siya sa lalaki. Tinanong niya ako kung gusto ko raw bang balikan ang lalaking humampas sa akin. Sabi ko wag na, dahil nagmamadali kami. Pero habang tumatagal, tumitindi ang pananakit ng likod ko. Nang kapain ko yon ay napansin ko na may tumutulong dugo at nakabaundo ng isang kutsilyo. Agad kong sinabihan ng rider na dalhin ako sa ospital. Nataranta ang rider, pero nagawa pa niyang magmaneho papunta sa ospital. Sir Mac, nang makarating kami ay inassist ako ng mga nurses. Dinala ako sa operating room at tinanggal ng doktor ang nakabaon na kutsilyo sa likod ko. Buti nakaligtas ako. Unfortunately, hindi ko nabayaran ang rider dahil pagkagising ko ay wala na siya sa ospital. At hindi ko rin napuntahan ang event. Ipinaalam ko sa client ang nangyari. Naintindihan naman ako. Nireport ko sa pulis ang lalaking sumaksak sa akin. Nang magkaharap kami ay inamin niya ang ginawa niya. Nagsorry siya. Napagtripan lang daw niyang gawin yon dahil nakainom siya nung gabing yon. Nakiusap siya na wag ko raw siyang ipakulong. Pero kahit umiiyak siya sa harap ko, ay tinuloy ko pa rin ang kaso laban sa kanya.